Good evening. Happy Wednesday and welcome to Lisa's Vlog. Mag-alas 8 na po ng gabi at naka-power nap na po ako at naka-dinner. Okay, so gusto kong mag-vlog. Ayan po talaga, masayahin po ang ating lingkod. Okay, ang topic, keyboard warriors. Okay, ito yung mga taong nakahawak, laging nakahawak sa cellphone at nasa comment section. Bakit gusto ko po itong itopic? Dahil napapanahon po ito sa mga nangyayari sa mga artista o sa politiko o sino man o saan, kung sino man po yung nagwa-viral. Okay, so napaka-active po ng mga Pilipinos pagdating sa komento. Meron po tayong tinatawag na keyboard warriors na troll. Sila yung mga trolls kasi yung identity po nila, dahil po sila'y paid, okay? Minsan po kasi sila'y mga warriors na paid. Pag sinabi pong warriors na paid, meron silang opisina, okay? Ginagamit sila minsan ng mga politiko o kung mga artista. Parang silang para mga call center reading yan. Or naka-work from home. Marami po silang account. Okay? Ibig sabihin, nag-create po sila ng mga account. At malalaman mo po yan pag binuksan mo po yung account nila. Yung mga profile po nila, eh, kabago-bago lang. Diba? Nangunguha lang ng mga picture minsan sa iba. So, pag tinignan mo po yung comment nila, wagas na wagas, makatira. At meron naman po naman totoong key warrior na legit. Pag sinabing legit, talagang may account, may personality, may profile. Pag tiningnan mo po yung kanyang profile, meron na siyang mga albums, pictures from previous years, at marami siyang kilalang FB friends, mga ganun po. So, bakit ko siya tinapik ang keyboard warriors? Okay, kasi napapanahon po siya. Nandito na po tayo ngayon sa mundo ng social media. Lahat po, karamihan na po may Facebook, karamihan na po may Twitter, karamihan na sa WhatsApp, karamihan na sa Instagram, karamihan na sa YouTube or TikTok. Okay? So, gusto ko lang pong ipaliwanag, minsan po, manipulado po. Okay? Pag sinabing natin manipulado, may nagko-control kung anong dapat ikomento. Kaya minsan, akala mo, di ba, negative pag binasa mo po. Kasi ako mahilig po ako magbasa ng comments. Kikibasa lang po ako. Tuwan-tuwa po kasi ako sa mga keyboard warriors. Talagang makikita mo silang, para silang may pattern sila. Pag sumagot yung isa, limbawa, negatibo, babaguhin lang ng isa yung synonyms. Ganun din. So, makikita mo talaga na talagang kailangan ma-win nila yung kanilang yung pagkukomento na negatibo. Para kung sino man yung gusto nilang i-put down, okay? Sino man yung gusto nilang i-put down sa social media o sa balita, eh magtatagumpay po sila. Ang ano ko po dito, huwag po tayong masyado nagpapaniwala. Hindi po nagre-represent ang social media ng buong Pilipino. Yung pong mga Pilipinong nandito sa ating social media, yan po yung maraming account, okay? Yan po yung mga, yun nga, yung keyboard warriors, marami po silang pinagkakaabalahan. Pero naman ako, sa mga legit naman po, yung aking mga FB friends. Kaya wag ko kayo mag-alala. Dabali, bago ko naman po yan ma-accept. So, tinitingnan ko naman kung sino yung mutual friends. Tsaka malalaman mo naman pag ginagamit yung pictures ng kaibigan mo, bakit ganun? So, pwede kang mag-tanong, ba't ganun? It's yung picture mo nandito, pero wala ka namang maraming mga posts. Minsan kasi ganun eh.
medyo ano po yung pag walang mga post yung mga FB. So, mas maganda talaga may post, may pictures, kasi nagme-memories, tas totoo po yung account. So, minsan po na-hack. So, balik po tayo doon sa keyboard warriors. Ang ibig kong po sabihin, tayong mga Pilipino, makikita nyo po, di ba, sa mga nangyayari sa paligid natin noong isang araw, pinag-usapan po yung tungkol sa luxury bag. Ang dami pong nakisaw-saw doon. Kawawa naman yung batang nag-vlog lang. Ibig ko sabihin, para sa kanya, luxury na yon. Doon naman sa iba, hindi yon. So, nakakasakit po tayo ng tao, di ba? So, hindi po natin alam. Itong mga nagsusulat na ito ng mga negatibo, itong mga nakikikomento na to, hindi po natin alam kung ano pinanggagalingan nila. Diba? Kung totoo man silang legit yung kanilang account, okay? Hindi natin alam kung anong pinanggagalingan. Bakit galit na galit sila no? Sinabi lang ng bata na luxury bag yung kanyang nabili, diba? Galing sa pera ng tatay niya. So may mga pagkakataon na minsan too much yung mga Pilipinos, okay? Sobrang OA mag-react sa ibang bagay na hindi ko naman maubos pong maisip na pwede namang maging masaya tayo, di ba, para sa achievements ng ibang tao, di ba? So ganun po yun, kaya lang ko po siya naisip itopic kasi baka yung iba akala nyo magulo ang mundo dahil sa mga negatibong komento na nagba-viral. At hindi po yung nagre-represent ng buong Pilipino sa buong bansa natin. Dahil po sila maraming daming accounts, okay? So, minsan yung mga keyboard warriors na yan, may isang 100 accounts po yan. Kasi po yan, paid po yan para sila, okay? Para po sila mag-like, mag-share, okay? Para doon sa kanilang itataguyod na sino mang vlogger or si ano mang balita. So, ganun po yun. May purpose uli. Katulad na sinasabi ko, laging driven by purpose. Ang purpose ay kumita. So, yun. Kumikita po sila minsan sa pagkukomento. So, yun lang. Sana tayo, huwag tayong masyadong, yung sinasabi po natin na nakakatamad magbasa kasi puro negative. Nakakatamad mag-Facebook. Hindi naman po nakakatamad. Ako nga po, pag nagbabasa, natutuwa. Kasi wala tatawa ko dahil nakikita ko po yung iba't ibang ugali ng Pilipinong pinapakita. Kasi malalaman mo po ang ugali ng tao. Paano po siya magsulat at magsalita? Nag-gets niyo po ako. Pag po palagi siyang galit, okay, wala po akong masasabi sa politika. Pagka kasi sa politika, iba po yan eh. Kumbaga, kahit edukada kang tao minsan eh, pag gusto mong ipaglaban yung manok mo, para kang ano niya talaga. Pero yung minsan yung mga isyong simple, makikita mo yung iba, di ba? Parang galit na galit sila sa mundong magbigay ng komento. So sana, ang aral po, sana lagi natin isipin na yung form ng pagsasalita ng masakit ay form ng pambubuli. Okay? So, hindi mo alam kung ano epekto doon sa pinagsasabihan mo. Kung gusto mo lang namang makisawsaw, kung gusto mo lang namang makiparte doon sa kanyang trending, pwede ka namang maging maayos na kapwang Pilipino na mag-share ka, mag-impart ka ng mga thoughts mo, pero not to the limit na parang you judge the person already at kilalang-kilala mo na siya, di ba? Parang ganun po yun. So, yun lang. Nakita ko lang po talaga yun sa pagiging keyboard warriors ng mga kapwa natin Pilipino. Na nakakalungkot talagang. Kaya po nilang, okay? Kaya nilang i-manipulate po ang social media. Sa Twitter nga po, hindi ko panipaniwala yan eh.
May mga fans club po yan. Kahit tulad na ba ng ABS-CBN, may kaila May Mendoza. May mga fans club po yan sila noon. Kung ano ititrending nila. So sila-sila rin po yun. Kaya po, ibig ko sabihin, itong mundo po nating ginagalawan, meron po yung mga ano yan, manipulation. Kaya wag po kayo masyadong magsawa. Magbasa lang po kayo at matuto. At tumawa. Ganun po ginagawa ko. Diyos ko po, pag ako po nagbabasa na, alam, may isang post, ang isang vlogger, may isang news. Pag po medyo open po yung aking time, sabag gabi, hindi pa ako nakakatulog, pinagtsatsagaan ko pong basahin yun. At natatawa po ako. Kasi hindi na po ako nanonood ng teleserye. Dahil ayoko na pong ma-addict. So, ang sinabi ko na lang sa sarili ko, kaya hindi po ako nag-ano ng Netflix, sa ano na lang, sa pagbabasa. More on nagbabasa po ako ng mga komento, nanonood ng magandang videos, tumatawa, tumitingin sa mga sumasayaw. So, nagkakaroon ako ng mga ano, idea, nakakakuha ako sa kanila ng mga tips, gano'n. Pero pagka mga negatibo, tinatawanan ko na lang po. Hindi po ako nagpa-perfecto. So, yun po. Sana may makuha kayong aral sa ating mga keyboard warriors. At kung legit yung account nyo, huwag po kayong padadala. Okay? Lagi nyo pong iisipin yung account nyo ay inyong sariling dignidad. Kung magko-comment po tayo, medyo isipin po natin na huwag naman tayo masyadong makasagasa. Diba? Para naman po, nandun pa rin yung pakikipagkapwa-tao natin. Kahit nagsusulat po tayo, ipakita po natin kung nasaan po tayo. Yung aral na binigay sa atin, ang respeto, paggalang sa kapwa. Diba? At hindi naman perpektong mundo. Pwede naman talagang kung ano-ano yung pwedeng gawin ng bawat isa. Pero hindi ibig sabihin na sa social media, public, yuyuraka na natin yung pagkatao, di ba? So, ganun lang po. So, salamat po sa mga viewers ko. At happy po kami dahil answered prayer po kami kay Toby na aming mahal, aming pet. Nag-negative na po siya sa distemper. Thank you, Lord. Salamat sa mga anak ko at mama na talagang lumuluwa sa Kawit, Cavite. At salamat sa kanya mga doctors, okay, sa vet. And also, panggabi ngayon ng aking boyfriend na si Randy Castro. Ingat ka sa work. Have a blessed night, everyone.